Hi. Good morning, mga kapwa riders. Ngayong umaga, ayos kong i-share sa inyo yung na-experience ko sa motor na to, KRB 180 TCS Sports Kulay Black. Disclaimers lang, hindi ako expert pagdating sa review ng motor. Ang purpose lang ay ma-share ko yung experience, riding experience ko dito para sa mga nagbabalak na bumili ng motor na ito. Una, napakaganda ng kanyang yung handling niya. Talagang relax ka. Kahit mag-banking-banking ka, okay. Walang problema. Tsaka pwede kang magpapalit-palit ng riding position. Yung pwede kang dito, atras ka para one. Maganda yung kanyang pag sa city driving. Tsaka yung side mirror niya, napakaganda. Kasi kitang-kita mo yung nasa likod. Napakaganda ng niya sa city driving. Ang lang dito, pagka isabak mo siya sa medyo off-road na daan, medyo matagtag nga lang. Pero kaya naman. Pag sanay ka, ako sanay ako sa Aerox . Baga medyo matagtag din yung Aerox, kaya baliwala na sa akin to. Hindi big deal sa akin yung medyo matagtag siya. Kasi pagdating sa city driving, talagang pwede kang mag-relax talaga . Komportable. Sa handling, talagang malupit, ganda. Tsaka ito, kaya ako binili ito dahil pwede kang maglagay ng dito, maraming kargahan dito sa na to. Kung si si Makina, sabi niya gulay board ang tawag niya dito. Idol ko 'yon, shout out kay kay Makina, kay Sir Sak. Tsaka si Motolab, sabi niya, pasok sa kanya to kasi 100% sa kanya to kasi makakargahan ng ilang kahong Red Horse. Nakakatuwa nga yun . Pagka joker lagi . Nakakatuwa yun pag siya nanonood ako ng vlog niya. Maganda to. Ito naman, ito isang maganda sana kung itong guard. Pag tinanggal mo to dito, pwedeng naman tanggalin to para maganda siya . Pwedeng tanggalin to, maganda, mas pogi tingnan. Pag tinanggal to, tapos ito itira, ito tinatanggal to, maganda tingnan, pogi lalo. Kaso ang problema, pag tag-ulan, pag tinanggal mo to, itira mo to, sobrang talsik. Pag ganun, talsik ng lupa yung sa ng gulong, madudumihan yung motor mo hanggang dito, abot dito. Tapos yung back ride mo, talagang matalsikan, madudumihan. Pati nga yung rider abot pa . Pag kahit ikaw lang mag-isa. Yun sana. Maganda sana kung tanggalin to . Pogi. Pogi lalo, tingnan. Tapos yun nga lang, pag tag-ulan, kailangan mo talaga siya ikabit. Siguro, pwede kapag tag-init. Yung tambotso naman niya, yung tunog. Gusto ko yung tunog niya para siyang maganda yung tunog niya, parang muffler . Maganda yung nito. Tapos itong napakaganda ng ito yung niya sa likod, pati yung signal light niya, ganda. Tsaka na try ko na to sa pag-drive ng yung sa gabi. Pag i-drive mo siya sa gabi, ganda ng ilaw. Talagang kitang-kita mo yung daan kasi pababa yung sobrang liwanag talaga . Side mirror. Tapos malaki yung lagayan dito, kung ng mga gamit na ilalagay dito. Nga lang, ang ko dito, medyo may kalakasan sa gasolina.
medyo malakas ang malakas ang gasolina, pero kung katulad ko na sanay naman ako gumamit ng four wheels kotse at saka SUV, baliwala na sa akin yung gasolina na ito, kasi yung sa SUV nga gumagastos 2,000 pakarga, ito magkano full tank ko dito nasa 400 plus, pero may natira pa na 1 bar or 2 bars 300 plus. Para sa akin okay na, hindi naman big deal yun. Tsaka yung traction control niya maganda, kasi dinala ko na to sa farm, medyo madulas yung daan doon. Pagka inon mo yung traction control, medyo safety ka, kasi hindi siya ano, basta medyo ingat lang din. Yun pala advantage ng traction TCS niya, traction control system. Pag sa mga medyo madulas, hindi siya, hindi ka basta-basta matutumba, kasi kontrolado ng ano eh. Pero yun nga lang, ingat din, kasi hindi naman kaya ng ano eh, nasa driving driver pa rin yan eh. Pero malaking tulong yung traction control niya, pag lalo pagka sa mga medyo madulas sa daan. Tsaka yung ano niya, ABS tong ano, nasa likod, yung ano niya, ABS yung preno niya, ganda. Maganda yung hatak ng motor na to sa mga nagbabalak bumili. Ito, share ko lang sa inyo. Okay siya, the best. Plano ko kasi, NMAX sana kukunin ko. Kasi nakatry na ako ng Aerox eh. Pero kaya lang naman, ito na lang kinuha ko kasi dahil dito. Sa gulay board. Tsaka kargahan ng Red Horse. Ngayon, itong front niya, front na gulong dito, tsaka yung preno, medyo malaki yung ano, disc brake dito. ABS na rin to. May kabigatan lang tong motor na to, pero pag nananakbo na, okay na siya, magaan. Yung handling, lalo pag na-master mo na siya, maganda talaga. Ano pa? Ah, ito pala, itong apakan dito. Kasi pag nag ano, akala mo pag hinila mo siya, magbubukas siya, hindi. Pipindutin mo lang siya ganun. Ayun, magbubukas siya. Tapos pag binalik mo siya, antayin mo na tutunog. Pag lumagitik siya, okay na siya. Pipindutin mo lang ganun. Ayun, pag tumunog, okay na. Ano pa? Subukan natin ano, ipaanda rin natin. Ito yung keyless niya, keyless entry. Kailangan lang ilapit tong kanyang ano, yung kanyang parang sensor yata to tawag dito. Ilapit lang. Tapos pag malapit ka na, pipindutin mo to. Yan, tutunog na yan. Pag tumunog yan, pag nagbukas ng ano nito, pag nagbukas ng dito sa compartment, i-ano mo lang siya. Hindi mo siya ipupus. Kumbaga, ikutin mo lang siya, huwag mong ipus. Dahan-dahan. Dahan-dahan magbukas yan. High-tech yan. Oh, di ba? Wow. High-tech. Tapos ang laki ng compartment niya. Isa rin to sa nagustuhan ko sa kanya. Tsaka may ilaw siya dito. May ilaw siya. Kung maglagay ka dito, ayan, may raincoat. Gamit. Tapos yung ayan, raincoat ko. Gamit. Tools. Ayan, dito tools na, no? Tapos documents. Yung ano, sa mga next week siguro lalagyan ko na to ng main order na ako na top box na bracket. May ano na siya dito, baka pwede siyang, pwede pala lagyan to ng ano eh, side pocket eh. Update ko na lang kayo pag naikabit ko na. Sarado na natin oh.
kailangan lang siya i-diin. Kasi kung i-ano mo lang siya ganun, hindi siya magsasaraw. Kailangan diin mo siya dito banda. Yan, okay na siya. Yan. Yung ano naman niya, pagka bubuksan mo yung fuel tank niya, ito, ikutin mo lang to ng ganun. Tapos, huwag mo siyang ididiin, huwag mo siya ipupush, ikot lang, ganun. Tapos, pag inikot mo yan, ayan, ayan, bubukas siya, ganda. Yan, oh. Hindi mo na kailangan bumaba sa motor para magpakarga, kasi nandiyan na. Okay naman siya, tinry ko siya na, ano, biyahe na talagang malakas ang ulan. Hindi naman siya naanuhan ng, ano eh, ng tubig, nahaluan ng tubig ng gasolina. So, safe naman, okay naman siya. Yan. Push mo lang pagkabalik. Yan, push. Ito lalim, oh. Dami pwedeng ilagay dito. Yan. Tapos may ano dito, charger. Pag gusto mo nang medyo mabilis yung pag-charge, dito sa parang kulay orange, orange na to. Tapos pag gusto mo na chill-chill lang yung pag-charge mo, ito dito sa ano, kulay puti. Hindi ko pa nasubukan kung nagana yan. Pero sa tingin ko okay yan. Tapos, ito yung side mirror niya. Ganda. Kitang-kita. Pati yung subukan natin, ano, panda rin. Ayan. Pag ano pala ng TCS para gumana siya, kailangan naka-hinto ka muna bago mo pipindot yung TCS para okay siya. Okay. Sandali, paanda rin natin. Ay, hindi muna. Dito muna tayo sa... Yan, maganda yung ano niya. Hindi ko pa nga lang maihataw kasi nga, nagbe-break-in pa lang eh. Yung signal light niya. Maganda yung signal light niya kasi may tunog. Ganda rin kasi kitang-kita. Isa rin to sa nagustuhan ko sa kanya yung signal light. Ayan. Ngayon, pag binalik mo naman siya, hindi mo na kailangang i-ganon, hawiin na pa ganon. Pindutin mo lang to, may pindutan siya dito. Mababalik na yan siya. Kabila naman. Ayan. Okay. Ganda ng likod niya. Yung tail light niya. Ayan, pindutin mo lang uli. Tapos may, ano ba tawag dito? Passing. Pag gusto mo mag-overtake or di ka mag-ano ka, para ma... ano yung kasalubong mo, ano, pindutin mo lang ng konti, mag-ano na, mag-high na yung ilaw. Traction control niya, yan. Pag dito lang ang pindutan, yan, patay na yung traction control, tapos pag in-open mo, ganun. Pero naka-andar na muna siguro bago mo gamitin. Pero dapat naka-full stop ka bago mo siya i-on. Up. Yung hazard din nito, ang ganda. Sa rin ito sa nagustuhan ko sa kanya yung hazard. Ito. Kasi ito yung push start. Ito yung push start niya. Tapos pag nag-hazard ka, anuin mo lang siya pa taas, dandahan, ganun. Ay, nag-hazard na. Ganun mo lang siya. Nag-hazard. Ayan, tingnan. Ayan, nag-hazard na. Hazard. Maganda siya tingnan sa gabi. Talagang safety ka kasi kitang-kita eh. Lalo pag malakas ang ulan. Yan, yung harap. Ito yung harap niya. Tapos yung, ano niya, yan. Tapos pag nagbalik, nag-ano naman, ibalik mo dandahan, syempre, kasi baka masagad mo, eh, mag-ano, kasi ito yung push start. O, kailangan, dandahan. Saktuhan lang yung pagbalik mo. Ano ba? Basta yung na-experience ko dito sa pagda-drive sa loob ng ilang araw, siguro mga 1 week, isang linggo na itong ginagamit ko. Okay siya sa ano, okay siya sa city driving. Talagang the best. Madali rin, maisingit mo rin siya, dali lang rin isingit. Yung nga lang, may kataasan to. Ang height ko ay nasa 5'5", medyo tingkayad na ako. Pero 5'5", 5'4", kaya. Pero ewan ko lang kung pwede
Pwede naman siguro bawasan to dito. Puan. Pero ayaw ko lang bawasan sa ayan. Hinayang ako stuck eh. Gusto ko stuck talaga. Siguro. Masasanay. Pag nasanay ka naman, okay na eh. Tapos yung preno niya talagang napakaganda. Naglalaro talaga. Ayos talaga preno niya. Okay talaga preno nito. Sa mga nagbabalak na bumili nito, motor na to, KRB 180 TCS, ano to eh, KRB Type S, ano, may nakalagay na emblem dito, Type S. Sa medyo may pera, okay to. Pero kung medyo kapos, doon ka na lang sa Aerox or NMAX, okay rin naman yun eh. Eh kung di lang dahil sa kargahan, eh baka nag NMAX ako kasi relax din, maganda rin yung NMAX eh. Yung Aerox naman, okay din yung Aerox, yun ang pinakauna kong scooter. Pero habol ko lang dito, yun nga yung kargahan. Yun nga lang yung presyo, dagdag din ng presyo kasi medyo mataas na yung presyo nito kumpara sa Aerox at saka NMAX eh. Pero kung may pera ka naman eh, why not, di ba? Hindi ka, yun nga lang, pagdating sa lakas, speed, hindi ko pa na-try. Kasi nga, nagbe-break-in pa lang ako eh. Siguro, pagka after ng ano, break-in, ayaw ko naman na ihataw ng ihataw kasi bago pa lang. Eh, kailangan ingatan. Baga, okay to. Ito pinaka ano sa akin. At saka ito, talagang laki ng tulong. Soft drinks, mga ano namin, gamit na iba, susi, mga lagay mo lang dyan, hindi ka na mahirapan, bukas-bukas dito. Tapos ito, mayroon siyang hook dito para sabitan ng mga mamili ka sa tindahan, mamili ka ng mga ulam, lulutuin, pwede. Sabit mo siya dito. Medyo may katigasan nga lang sa pag binalik mo siya. Oh. Yan, yan. Medyo biglain mo lang siya. Yan, oh. Tapos bukas, malambot lang naman siya. Yan. Okay, ganda. Tsaka yung mga hawakan niya dito, ganda. Tsaka yung display niya dito, maganda yung display niya dito. Subukan natin ito pa paanda rin. Ayan, anoin mo lang itong ano yung preno. Maganda ano, magandang under niya. Tapos, eh, kung medyo madulas, tagulan, pwede mong iyon yung TCS, pindutin mo lang. Ayan. TCS. Gasolina niya, medyo malakas lang talaga sa ano to, sa gasolina. Pero, okay naman siya, kaysa naman mag four wheels ka. Medyo mas tipid talaga to. Madali pati isingit-singit. Dito malapitan lang naman. Pero pwede rin siya sa long drive kasi nga eh kung ano man siya. Yung tunog ng ano niya, yung kambutso niya, maganda. Maganda tunog ng kambutso nito. Maganda tong motor na to, sa form, maganda forma. Nga lang, mataas talaga presyo. Pero kung sa may pera, baliwala to. Napatayin na natin. Disclaimers lang, hindi ako expert dito. Share ko lang, baka para sa mga nagbabalak bumili, eh baka makatulong. Makatulong para makapag-decide kayo kung kunin nyo talaga to. O ibang choice nyo yan, pero dagdag ano na rin, kaya sinishare ko sa inyo para may idea kayo. Malapit na yung aking in-order na ano dito, baka sa Saturday or Sunday babalik, madating na. Maganda yun, matibay, stainless. I-upload ko rin yung videohan ko pa rin para makita nyo kung ano hitsura nya tsaka yung tibay. Okay guys, maraming salamat sa mga nanonood, saka sa mga riders dyan ha.
Ingat-ingat lang po tayo pag nagmamaneho. Huwag singit ng singit ang alanganin. Ride safe lagi. Pwede pa-subscribe naman sa aking channel para sa more update ng ano natin. Kimco KRB 180 TCS KRB Type S. More up for more update. Thank you guys.